Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, aalamin po natin kung nakabawi na ba si World Champion Magnus Carlsen laban kay Grandmaster Andrei Isipenko. So kung naaalala nyo po, si Isipenko yung umupset kay Magnus sa Tata Steel 2021 na kung saan dahil sa talo na yon, nawala na siyang ng chance mag-champion sa tournament. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. D4 ang tinira ni Magnus dito, nag-knight f6, c4, e6, knight f3, d5, and then g3. So katalan po ang napili dito ni Magnus, and kung mapapansin nyo, habang pa-advance sila sa tournament, hindi na balibag yung opening nila. Kumbaga, yung seryosong opening na, pwedeng pag world championship and high level opening na po, pang first class. Kasi yung mga kalaban nila lumalakas na din. Ayan, siguro sa first round kung ako kalaban niya, titira siya ng mga King's Gambit, pero dito seryosong laban na. So after G3, Bishop B4 ang tinira ni Isipenko, nag Bishop D2 and then Bishop E7. So maaaring tanungin nyo, bakit inatras pa yung Bishop? Bakit hindi na lang nag Bishop E7? Ayan. Kasi po, kaya ina-atras yung bishop, mas maganda daw na yung bishop nasa D2 kaysa nasa C1 for black. Kasi pag nasa C1 lang yung bishop, yung queen bukas doon, pwedeng mag-knight BD2, pero pag nasa D2 na, ganyan, yung queen sarado at the same time, pag tira ng knight E4, may hit yung bishop. And wala rin knight BD2. So yan po ang idea ng opening na yan. Tumira ng bishop G2 si Magnus, nag-castle, knight BD7 and Bishop C3 ang ginawa ni Magnus. So si Magnus, ang naisip niya dito, iti-take advantage niya na yung Bishop ay nasa D2 kaya siya nag-Bishop C3. Pero mainline theory pa po ito. And try nyo pong hulaan kung ano yung tinira ni Isipenko na kung saan nauwi sa novelty yung tira niya. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. C5 po ang tinira dito ni Isipenko. Novelty po yan sa master level kasi po ang mainline dito is C6 lang. So after C5, nag-knight BD2, B6 and then knight E5. Nag-bishop B7 kasi nakapin yun. So kung titignan nyo, medyo magulo yung nangyari dito sa center. Ang daming pwedeng kainin and meron pang pin sa diagonal. So after bishop B7, nag-decide si Magnus na kainin na yung kabayo. Ayan, so after kain, kinain niya rin to. And after kain, kumain ulit siya dito. So bakit ginawa ni Magnus yun? Bakit nakipagpalit siya ng maraming pawn and pinalit niya yung kabayo? Kasi gusto niya na may hanging pawns si Isipenko. So yung hanging pawns po, liability yan sa endgame. Kasi madaling atakihin ng mga rook. And pag tumulak yan, yung isa yung pagpopokosan. At the same time, pag positional player, white ang pipiliin mo dito. Pero pag aggressive player, attacking player, black ang gusto mo dapat dito. Kasi malakas po yan pang atake. Maraming nakokontrol na squares. Yun nga lang, wag mong pag-aabutin sa endgame. Dapat pag nag-endgame, lamang na yung itim. So yan po ang nakikita kong game plan ni Magnus. Kaya niya ginawa yan. After e-text d5, tumira siya ng e3 para walang d4. Nag-rook fd8. Nag-rook e1. Nag-a5. And then, interesting decision ang ginawa ni Magnus. So, try nyo pong hulaan kung ano yung ginawa niya dito. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. Bishop takes f6. So, napakalupit na decision. Bakit niya ginawa yun? Kasi gusto niya ng ratraten yung hanging pawns. Ayan. Kasi yung bishop na to, although okay naman siya dito, ang hirap i-relocate para ma-atake yung mga pawn. Ayan. Bb3 pa, bishop b2, bishop a3, masyadong mabagal. Kaya nag-decide siya na kainin na lang para mawala ng defender itong isang pawn dito and yung bishop mapunta dyan. Hindi nakadepensa dito. So after bishop f6, nag-rook c1 siya. Nag-queen b5. Ayan. Take note, pag kinain po ito, rook takes c5. Although sasabihin ng engine, okay for black, in-avoid ito ni Isipenko kasi
baka makain itong D5. Isolated pawn na po iyan, mas madali yung kainin and atakihin. Kaya ang ginawa niya, nag queen B5 muna siya. Safe lang. So after queen B5, nag queen B3, nag queen B4, kinain, nag A takes B4, and then nag rook takes C5. So parang ganun din yung nangyari, pero yung pawn sa A5 napunta sa B4. May weakness din dito sa A2. Ang ginawa dito ni Isipenko, tumira ng bishop B2, nag rook B5, and very unusual decision by Magnus. Tumira siya ng rook C5 after bishop B7, rook B5, nagbalik-balik na po sila dito and nauwi sa tabla yung first game. So, pwede naman siya mag-iba ng tira pero nag-decide siya na may hirapan na siyang manalo dito. Ayan. So, dahil dyan, tabla po yung first game nila. So, ano sa tingin nyo? Medyo natakot ba si Magnus kay Isipenko kaya tinabla niya na lang? Or talagang malakas itong si Isipenko? Siya na ba ang next world champion? Ayan. Next magiging world champion after ng Nepo Magnus match? Siya na ba? Kasi parang gusto lang ng tabla ni Magnus sa kanya eh. Oh, ayon sa laro, pwede naman pumili ng iba. Talagang napakalupit ng mga tirada din niya. Kumbaga, mahirap din talunin. Siya na ba ang next world champion? And siya ba yung magcha-champion sa World Cup 2021? I-comment down below kasi po ang next game magpuputi na si Isipenko, itim na si Magnus. Maaaring mag all-in na si Isipenko para i-knockout si world champion Magnus Carlsen. So hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy kayo and natuto kahit papano. Maraming salamat po, mga pa-Jaffers!